Isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo na King Cobra, datagpuan sa isang sagingan sa Davao. At iligan na pagbibenta ng manta ray na kabilang sa endangered species, bistado sa Cebu. Darito po ang report. Naibenta na ang kalahati ng manta ray na ito sa halagang 500 piso kada kilo nang makumpiska ng mga otoridad sa Cebu City. 7 talampakan daw ang haba nito at 8 talampakan ang lapad. Ayon sa Cebu City Bantay Dagat Commission, isang beses kada taon lang itong manganak at kabilang sa mga endangered species. Di ko niya nga ibaligya sa merkado. Kay tragsaon lang ng kining mga klasya sa isda, klasya sa mga mananap. Endangered na siya. Muna nga atong gi-confiscate. Batay sa Republic Act 9147, maaaring makulong ng hanggang 6 taon o pagmultahin ng hanggang kalahating milyong piso ang huhuli ng endangered species. Pero ang tinderong kumatay sa manta ray, binigyan lang muna ng warning. Na-turn over din ang manta ray sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa proper disposal. Sa Ormoc City, Leyte, isang patay na baby spinner dolphin ang natagpuan ng isang tanod sa baybayin nitong Sabado. 2 talampakan at 7 pulgada raw ang haba nito at may bigat na hindi bababa ng 3 kilo. Ayon din sa mga ekspertong sumuri nito, wala raw galos o bakas na nasaktan ang dolphin. Maaaring nakaranas daw ito ng depresyon matapos maligaw at mawalay sa mga magulang o kasamahan. Inilibing din ito sa baybayin ng Barangay Ipil. Pinakubrag yun! Isang king cobra naman ang natagpuan sa sagingang ito sa Davao City. Agad daw itong pinapala ng packaging tape ng mga nakahuling residente para hindi makatuklaw. May haba itong 7 talampakan at 9 pulgada. Pero namatay ito matapos ma-turn over sa wildlife park sa Davao. Kabilang ang mga king cobra sa pinaka-venomous na ahas sa mundo. Sa General Santos City, na-rescue sa parking lot ng isang mall ang snake turtle na ito. Ayon sa City Environment and Natural Resources, posible raw na naanod ng baha ang pagong kaya napadpad ito sa mall. Pinakawalan din ito sa pinakamalapit na sapa. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting.